Noon, pinakamaganda ang Marcelo Del. Dahil kasi, kami na mga bata kami noon, disiplinado kami noon. Hindi kami gumagawa na anong bagay na kahit ikaw, maglalakad ka, hindi ka nagkikipag-away, ganyan, yung panahon naman ako. Hindi. Tondo nga, lumalakad ako, alas 12 ng gabi hanggang alauna eh. Sasabihin nila na ito yung magnanakaw, ito yung pumapatay. Pero wala ang tanong. Wala namang... Nasaksihan ba nila? Nasaksihan ba nila? Yung pangyayari na yun. Hindi, pamanak na ba sila nung naglakaw? Yun. Tanong nga sila. Tanong ko sa kanila. And yung nakamatay-matay na nga yung pinagmulan ng magnanakaw eh. Kasi ano ba yung mga magnanakaw? Di nakamatay-matay na. Oh. May napatunayan ba sila? Wala naman. Oh. O yun o, may mga pinklawan o, mga naka-pismas o. Ah, wala yan. Mga bata. Pwede po ba kayo magbigay ng mga nagsasalo mo yan, Marcos, para malaman to ng mga kabataan? Ay, maraming ginawa ang Marcos. Tulad na lang ng pagpunta ng Isabela, siyang nagpagawa ng pagpunta ng Isabela. Magkikita ba niya yung Dalton Pass? Kung wala siya, di hanggang Dalton Pass lang yun. Pero nung si Marcos na, ginawa na, duktong na yun. Naduktong hanggang sa Bicol, dinuktong na. Papunta na lang ng Sayas yun. Siyang pinakamaganda. Ang daming ginawa ang President Marcos. Nung panahon niya, wala pa yung toll gate nun. Walang ano yan, yung daan na ano yan. Walang napakamura lang ng binabayaran dyan. Yun. Marcos. Dito nun, sa pier nun, ang ganda ng pier nun, panahon ni Marcos. Ang daming ano nun, ang daming trabaho sa pier nun, panahon ni Marcos. Walang man nagugutom na trabaho sa pier nun. Lahat, enjoy lahat ng mga tao nun. Nung dumating na si, nung natanggal na si Marcos, ayun na, pakino na pumasok, lakaw, kakaluko-luko-luko na. Lahat na. Pag-ari ng lahat ng pag-ari ng gobyerno nga, pinagbibenta nila. Tapos sinabi nila, ninakaw daw ni Marcos yun. Tapos ano yung ninakaw ni Marcos? Sa PCGG nga, hinahanap nila eh. Dapat daw, meron daw silang ebidensya, pero pinagbibenta daw nila. Ba't nila binenta? Ano yung alam nila na nakapangalan sa gobyerno yun? Ba't nila binenta yun? Ba, hindi naman pag-ari ni Marcos yun. Sinabalo ni Marcos sa kanila na pag-ari niya yun. Sila naman nagsabi eh. Hindi naman sinabi ni Marcos sa pag-ari niya yun eh. Sila nagsabi. Ngayon, ba't nila ibinenta? Kung ninakaw ni Marcos, ba't nila ibinenta yun? Dapat binalik. Tama. Dapat binalik nila sa gobyerno. Oo, tama. Binalik nila sa gobyerno dapat. Ninakaw pala ni Marcos eh. Sana ibinalik nila. Ba't nila ibinenta? Katulang nung Molopesa noon, 1981-82, alam ko yan, pinapatambakan pa ni Marcos noon. Dagat yan eh. Siya nagpatambak yan hanggang 1985. Patapos na nun. Patapos na yun. Kaya lang, ang problema lang, eh wala eh. Wala na si Marcos eh. Kaya ginawa na lahat ng gusto, pinagbibenta nila sa mga private. Ayan. Oo, binenta, pinagbibenta nila yan. Ibig sabihin sir, yung mga private lang po talaga ang mga nakinabang. Oo, oh, oh. Private lang ang nakinabang. Kaya, nagkahati-hati yun siya. Dapat nga, ano eh. Sila dapat kayo dito, babies lang. Hahabulin lang, ano, ng gobyerno. Chat-out kayo, chat-out kayo. Kasahan nila at mga yan. Hindi pa din nila isinori sa punto pag-aari ng gobyerno. Kaya nila, pagkinabangan lang ng gobyerno. Babies lang, mga kababayan. Si Marcos na nagpa-ano doon, nagpa-tambak doon. Eh yung parola nga. Alam mo ba yung buong parola na yun? Dagat pa yun, nabutan pa yun. Tinatambakan, pagkita mo na pagkinabangan ng tao. Kasi pinatira nila yung mga tao doon. Eh pag-aari ng gobyerno yun. Philippine Port Authority. Paano po nalaman mo ni Merda? Bilyan Merda? Yan, maraming salamat. Sir, pwede po ba kayo magbigay ng isa pang halimbawa about sa martial law? Kasi kanina kasi, sinabi ng madre, masama ang martial law. Ano masama ang martial law? Taka-probinsya ako ha. Sa Ilagan, probinsya ako sa Ilagan. Kami kahit anong oras kami, dumalakad kami. Pag may nakita kaming sundalo, MPA nun, meron na. Sunda kami. Eh, masama ako naman sa MPA nga. Pag nasalubong mo, sabihin mo sa kanya MPA. Hindi. Kasi, kailangan sundalo pa rin.
kasi ano kanila eh. Ganun ang MPA nun. Anong masama ang Marcelo? Walang masama sa Marcelo. Masama sa Marcelo kung may kukalaban kanila. Di ba? Eh lahat naman ng lahat ng katotohan, may katotohan ba sa sinasabi nila na pinagpapatay ni Marcos? May ebidensya sila. Eh mga MPA nagpapatayan eh. Sila eh. Alam mo ba? Ikaw, hindi kanila ka, kung hindi mo kakampi yung MPA, kaputayin ka nila. Tapos sasabihin nila, sundalo ang nagpumatay. Kasi yung mga MPA nun, nakasunod din sila ng sundalo. Ng sundalo. Hindi mo lang sila masabi na MPA sila, kasi delikado ka. Paano mo lang masabi na sundalo? Nakasinyelos lang sila. Yung pangitas nila, sir, naka parang sundalo. Parang sundalo. Pero wala sa forma. Sinelas. Eh, Marcelo, hindi ako maniwala na masama ang Marcelo. Maganda ang Marcelo eh. Noon, pinakamaganda ang Marcelo dahil kasi kami na mga bata kami noon, disiplinado kami noon. Hindi kami gumagawa na anong bagay na kahit ipo, maglalakad ka, hindi ka nagkikipag-away, ganyan, ang panahon ni Marcos. Hindi. Tondo nga, lumalakad ako alas 12 ng gabi hanggang alauna eh. Tondo sa tondo. Minsan, nakarsyo pa ako. Sabi ko doon sa Metrocom, pauwi na ako eh. Sabi ko sa Metrocom, pauwi na po ako eh. Nahugutom na ako eh. Ba't ka ano, saan ka trabaho? Sa pier. May ID ka, meron. O sakay. Hindi ka ako pwede sumakay. Sabi ko. Para ko sasakay. Sakay ka na. O, nung sumakay ako, binili na, sumakay ka na, atiyatid ka namin. Hinati pa ako sa balut. Binigyan pa ako ng 50 pesos. Iba yung laki ng pera, alin ka ng 50 pesos. 50 pesos. O. Ganyan ang Metrocom nun. Hindi salbahe mga Metrocom, ang mga polis nun, ang mga Metrocom, hindi salbahe. Nakikita ka nila, binabantayan ka nila, kapag wala kang ID, yun lang. Kukunin ka talaga nila, talagang ikakarsyo ka nila. Wala ka ID. Metrocom pala dati. Metrocom nun. Maganda nun ang panahon ng Marcelo, hindi ganun gulo. Kahit pupunta ka sa loob, sa tondo, walang gulo. Kami, bagong-bago pa lang ako sa tondo, papasok ako sa loob ng mga tondo eh. Baabot ako hanggang sa loob ng Bangkusay, Velasquez. Walang gulo dyan. Gulo ka lang, kung makipag-gulo ka. Natural lang yun. Magpa-away ako yung hanapin mo sa tondo, tondo pa. Eh, number one, nandyan yung mga siga na tondo. Di ba? Pero kung hindi ka kaaway, hindi ka manaaway yun eh. Matulungin pa nga yung mga tondo eh. Sabi nila na marami namatay. May namamatay. Mga, siguro mga gang na yun. Nagpapatayin mga gang kasi para maabot pa yata yung mga gang ngayon 1981 yan sa may gang pa nun